Let's bolster! Thank you, ah. Nandiyan ka pa rin. Topic: Substantiation Requirements CRM POS. Oh, ito po ang example, ah. Oh, ito yung galing ho sa isang POS. Ayan. Mapapansin ninyo, wala yung pangalan nyo kung kayo bumili rito. Ito naman. Oh, ito yung sample. Ito naman yung isa. Ayan. Ito, tsaka na lang natin to discuss. Highly questionable to eh. Magandang topic to. Ito muna ang dalawa. Kasi CRM POS. Ayan. Ah, punta ka sa mall? Karamihan. Restaurant, spa, skincare. Ito yung mga ini-issue. Pag nagpadala ka naman ng package, ito naman ang ini-issue. Tanong, ito ba ay pwedeng gamitin na ebidensya doon po sa inyong expense? Ayan. Tanong, yes naman, Mr. Maestro. Yes na yes. Pwede po ito. Ebidensya ng expense. Pero, hindi ho siya ebidensya ng allowable deduction. Ayan ha, may tip ka sa akin. Hindi siya ebidensya ng allowable deduction. Ebidensya siya ng expense. So, kung makakatanggap kayo nito, ha? Wag ho kayong pakakatiwala na ito ay magiging allowable deduction nyo na pag binawas nyo sa inyong gross income, liliit ang babayaran ninyong tax kasi liliit ang taxable income nyo. So, hindi ho ito ay proof ng allowable deduction. Ituturo ko po yan sa susunod nating pag-discuss. Okay? Pag dumating na tayo sa 2.202. Ayan. Nasa 102 lang tayo. Understanding lang. Kaya ang BIR, tuwan-tuwa eh. Yung mga revenue officer, pag nakakagita ng ganitong ebidensya, dinidisallow na nila eh. Kasi hindi siya valid. Okay? Paliwanag ko sa inyo sa susunod na video, yung susunod na explanation. Pero, mag-apply ka na. Ha? Maging tax specialista ka na. Mag-apply ka na kay Mr. Maestro at akong bahala sa'yo para kumita ka. See you later!